Veteranong komedyante, talentadong artista at mga awit. Walang kinatatakutang online host. Lahat sila'y kilalang tao, walang inuurungan. Pero nangangatal din ang kanilang mga dila at nanginginig ang katawan kapag ang hilakbot ng kanilang sariling karanasan na hindi maipaliwanag ang pag-uusapan. Handa na ba kayong makinig sa kwento nila? Na kahit silang mga kilalang tao ay hindi tinantana ng mga elemento mula sa kabilang panig, walang kukurap sa Kaba Celebrity. Ani ng pinag-uusapan, iniisip nyo pala. Mga hugot yung mga anghalit mo. Ang isa sa pinakabagong talk show na aabangan ninyo sa telebisyon, TikToks. Kasamang kombinasyon ng iba't ibang personalidad, may isang LGBTQIA+ advocate and magazine editor, G3 San Diego, TV radio host na si Patty Daza, ang artista at singer na si Kakay, isang broadcast journalist ang inyong lingkod, Corina Sanchez Rojas. Of course you want to talk about sex. Gusto kong sabihin. Ayaw mo? Andito na tayo. At ang nag-iisang lalaki na kilala sa kanyang pagpapatawa sa entablado at nagkaroon ng pangmalakihang one-man act, Alex Calieja. Lahat kami kasama sa TikTok! Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga nagbibigay ngiti at saya ng mga host na ito sa bawat diskusyon at punchline sa aming bagong riot na talk show, may tinatago rin palang takot at kaba paglabas ng studio. At ang kanilang kinatatakutang lugar ay sa mismong kanilang mga tahanan. G3, ano ang shapeshifter? Ang shapeshifter, siya yung type ng spirit na nagtitake ng form ng existing person. Mm-hmm. So, ganun siya. Para kinukopya niya yung itsura mo. Ang isang tinatawag na shapeshifter ang itinuturong sanhi ng hilakbot sa loob ng bahay ni G3 San Diego. Akala ko talaga science fiction siya. May mga experiences yung household help namin na, for example, hinahanap nila yung brother ko. So makikita nila na dun sa garden, sa may puno. Tapos sinatawag nila, hindi siya pinapansin. Kahit tawagin ng maraming beses, hindi siya pinapansin. Tapos after niya tawagin, makikita nila bumababa ng kwarto. Tapos pagtingin sa brother ko, tapos pagtingin nila, wala na doon. Hindi lang isang beses, kung hindi, paulit-ulit daw ang nararanasang kakilakilabot na panggagaya ng anyo ng shapeshifter na ito sa mga kasama ni G3 sa loob man o labas ng kanilang bahay. Nangyari din siya sa isa pa naming household help with my father naman. So nakita yung father ko sa may garahe naman. Tapos nung tinatawag din, hindi rin pinapansin. Tapos nalaman nila yung daddy ko na sa office na. Paternal grandmother got sick. Ang tagal namin sa hospital. 2 months kami sa NKTI, sa National Kidney. Salit-salit kami na pagbabantay. So, ginagabi ako minsan. Uwi ako mga 12, 1. So, isang beses, nagbantay ako sa hospital. Pauwi na ako. So, pasakay na ako ng kotse ko. Nakapark ako dyan. Tapos, to get to my car, nakita ko may umiihi. So, parang siyempre nahiya pa ako. Sabi ko, ganyan. So, hindi ko siya tinitingnan. Kasi impolite, parang umiihi yung tao, di ba? So, sumakay ako ng kotse. So, kuantayin ko lang siyang matapos umiihi. Kasi siyempre, bubuksan ko yung headlights ko, di ba? Sobrang jahe. So, inaintay ko lang siya ang matapos umiihi. Nakaganyan lang siya sa wall. Nakatapat siya sa wall. Nakaganyan siya sa wall. So, ano pong ginagawa nito? Ang tagal naman niya umiihi, ganyan. Hanggang sa 5 minutes na. Tapos, sabi ko, 10 minutes na. Sabi ko, umiihi po ba to? Tapos, napansin ko na yung details ng damit niya. Nakita ko yung kwelo niya, ganito kahaba. Tapos patusok. Tapos yung pants niya, bell bottoms. Tapos nag-flashback sa akin yung suot ng daddy ko nung kasal niya nung 70s. Mahaba yung kwelo, tapos naka-flared, naka-bell bottoms. Sabi ko, ay, ano pala? He's not from this time. So, ang bilis ko talagang umalis doon. Wala na akong pakailan. Nagda-drive akong walang ilaw. So, yun, sabi ko, oh my God, meron akong nakita na not from this time. Anong paliwanag mo sa ganyang mga pangyayari? Naniniwala ako that
we all have energies. So I think the closest I can probably explain it is that, you know, we leave behind energy. Ang mga enerhiyang tulad ng doppelganger sa bahay nila G3 ang dahilan para lalong maging bukas at malakas ang pakiramdam ni Kakay sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Siya mismo may nakapangingilabot ding nakikita sa kanyang kondominium. Ikaw ang talagang aminado na lapitin ka talaga. Pag sinabi mong lapitin sa mga hindi maipaliwanag na elemento, anong ibig sabihin nun, Kakay? Kasi nga, Miss Kay, grabe yung mga experiences ko dati. Experience ko sa dati kong tinirhan, isa tang lumang kondo. Ang dami nang nagsasabi sa akin, although na-experience ko na rin siya, yung bata sa loob ng unit, na minsan gigisingin niya ako, siguro naghahanap ng kalaro. Tapos, bata na pagka tulog ka. Oo, tulog ako, dinadaganan ako. Yung parang, yung kinungulit, sinasabi ko na lang. Kasi ang sabi kasi ng lola ko, sabi niya, kakausapin mo pagka may experience ka ngayon. So sabi ko, ubi, mamaya, naantok ka si ate, pagod, huwag ka makulit, titigil siya. Hindi pa daw na kontento ang batang multo sa pambubulabog sa loob ng condo unit ni Kakay, nagiging mapanghas pa ang espiritu. Galing kami sa taping, siguro mga midnight na yon. May kumakatok sa pinto. Nakatok sa pinto, tapos, siyempre, o tingnan mo nga, sino po yan? So sinilip niya, wala naman tao, te. Ganun, o, di dead ma. Yung palakas na, yung ibabang na talaga yung door, ginaganitan, hindi lang katok na ordinaryo. So ako, sabi ko, kinakabahan na, matatakotin kasi yung PA ko na yon na bading. Tapos nakaka-experience na rin siya. Kano kadyo, niyan, te, meron bang ganyan? Sabi ko, dead ma, huwag mong pansinin yan. Para hindi na siya matakot. Sabi niya, te, ano ba yan? Ayaw tumigil. Tapos, sabi ko, ako na, ako na. Patuloy ang maingay na pagkatok na kanyang naririnig sa loob ng unit. Hanggang sa... So habang nagbabang yung door, sabi ko, ano po yan? Ano mo kailangan nila? Ano po bang gusto nila? Ganon, kinakausap ko. Ano po bang gusto nila? So nagbabang pa rin siya ng... Sabi ko, nilip ko na. Kasi may awang yung ilalim ng pintuan. Nilip ko. Niloko ko pa yung PA ko. Sabi, ay, wala. Walang paa. Binuksan ko yung pintuan. Wala. Tapos, para na kami hinangin ng malamig na malamig na hangin. So, kumbinsido ka talaga? Kumbinsido talaga. Bakit kaya sila nandito pa? Feeling ko kasi, madam, totoo nga yung mga parang sinasabi-sabi nila na may unfinished business ka or you died at ano, a tragic death. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. Trahedya. Sa kasamaang palad ay lapitin nito ang pamilya ni Alex Calleja. Madalas kasing nakukunan ng mga ipinagbubuntis ng kanyang misis. Dahilan kung bakit minsan puno ng takot ang mga gabi ni Alex. Patingin mo, Alex, meron kang third eye. Meron ako pero dinideny ko lang. Kasi matatakotin ako eh. Lalo na sa ano ko, pag pinapadala ako sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, pag may hotel, hindi ako nakakatulog. Kaya umiinom ako para pag pumasok ako sa kwarto, lasing na ako. Kasi pag di ako nakainom, parang may nararamdaman ako na parang meron tao sa kwarto. Kaya lagi kong pinipili, maliliit na room lang. Ano ang pinaka malinaw mo na ebidensya na talagang meron talagang ganun? Nung ino nangyayari yon, hindi ko alam na ano siya, something spiritual o kaya parang may ano, yung multo. Buntis yung asawa ko noon, 1997. Nasa labas kami, kasi kabuanan eh. So naglalakad kami doon. Tapos sa kotse, nakakita kami ng parang maliit na mama. At syempre, unang naisip ko, baka ano to ah. Pati yung wife ko, nakita niya rin. Sabi ko, pasok na tayo sa loob. Dahil sa pag-aalala at pagtataka, tinawagan ni Alex ang kanyang biyenan para malaman kung sino ang lalaking nagpapakita sa kanila. Pwento namin sa father-in-law ko na military. Sabi niya, kakatawag lang nung pamilya nung alalay ko sa Baguio. Kakamatay lang. Tapos nung di-describe namin, nagpakita ng picture, yun na yun. Ang lalaking kanilang nakita, kamamatay lang pala. Kumpirmado, si Alex ang pinagmumultuhan.
May sikreto rin siyang ibinunyag sa kanilang bakuran na iniisip niyang dahilan kung bakit may kababalaghan sa kanilang tahanan. Yung asawa ko, lagi siyang nakukunan, dalawang magkasunod because of may condition siya na dalawang magkasunod. Ang ginagawa ng asawa ko, pagka nakukunan siya, linilibing niya sa labas namin yung fetus. Kasi mga 1 month, 2 months, magkasunod na taon. Tapos nilibing niya, dinadasala namin, nilagay ng konting parang sementero maliit lang doon sa dalawa, tapos may mga halaman. Tapos bumisita yung hipag ko. May anak siyang mga 4 years old. At sa pagbisita ng kanyang hipag, kasama ang kanyang anak, sa lugar kung saan mismo inilibing ang mga fetus, doon naging klaro na binabantayan daw sila ng kanilang mga anak na yumao. Tara niya yung bata, naglalaro. Biglang nagsalita yung bata na, "Angel, Angel." Tapos naipaglaro doon sa may, kung saan namin nilibing. So naniniwala ko yung bahay ko ngayon, yun yung may bantay na dalawa. Na siniswerte naman kami. Anong paliwanag mo, Alex, sa ganitong mga hindi maipaliwanag na bagay? Kasi, parang naniniwala ako na may di ba sa mundo natin, ang daming hindi ka mapaliwanag. For example, yung Earth, yung di ba, yung universe, saan nagsimula lahat yan. So, maybe, may explanation to, spiritual, di ba, mamaya may scientific explanation, pero pa rin siya, mystical pa rin, meaning yung spirit ng isang energy. So, may katotohanan kasi nararamdaman ko minsan . Sa maraming nakakaramdam ng ganitong klasing enerhiya, isa rin ako sa mga patunay na may mga bagay na hindi maipapaliwanag. So, Koring, anong karanasan mo sa mga multo? Naniniwala ako talaga sa kung tatawagin mong multo o kaya energy o kaya parang espiritu. Basta naniniwala ako bakit. Kasi minsan, nakahiga lang ako sa kama. Malaki yung kama, nasa isang tabi lang ako. At naramdaman ko talaga na mayroon talagang tumabi sa akin. Ano yun? Parang tumalon? O humiga na lang? Kasi yung kama talagang bumagsak . Okay. Wala naman, ako lang naman mag-isa doon. Bumagsak pa nga yung una na nakatayo doon sa tabi ko. Hindi lang ito ang unang beses na pinagparamdaman ako ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kasi minsan din, doon sa nilipatan ko namang bahay, pagpasok ko, wala naman akong kasambahay, mag-isa lang ako doon sa apartment ko. Pagpasok ko ng pinto, bumukas ang ilaw at ang television. Ikaw lang mag-isa? Oo, na parang akong sinasalubong. So sabi ko, ano ito? Alam ko na. Kasi meron na akong nakaraang karanasan, parang alam ko na na, sinusundan ba ako nitong elementong ito? Pero sadya akong hindi matatakotin, kaya mas pinili ko silang kumprontahin. Hanggang sa lumipat ako ulit ng bahay, may nangyari na naman. Ang nangyari naman doon, dahil alam ko nga na parang sinusundan ka, tinanong ko yung kasambahay ko, meron ka bang nararamdaman dito sa bahay nito? Sabi niya, ma'am, meron sa taas. Okay. Nagalit ako. Oo. Umakyat ako, binuksan ko lahat ng ilaw sa kwarto ko. At pinagalitan ko kung ano man yung elementong 'yon. Hindi ba? Ano sinabi mo? Sabi ko, "You are not welcome here." Pagkasabi ko noon, sumarado ang mga ilaw. At yung barya sa ibabaw ng mesa humagis sa pader. Oh my. Ako lang ang mag-isa doon sa kwarto. Pero doon sa mga karanasan mo, parang puro sinasabi mo elemento, no? Nagpaparamdam, pero wala kang actually na nakikita. Nagpapasalamat ako na hindi ko sila nakikita, pero nang minsan kami nanatili sa Baguio para sa aking despedida de soltera, kakaibang pakikipaglaro ng mga espiritu ang naranasan ng aming mga kasama. Nagpapasalamat ako na hindi nagpapakita. Mayroon ding mga karanasan sa mga kakilala ko na nagpakita. Halimbawa, yung minsan ko nang ipinakita sa Rated K dati, sa Baguio, kung saan sa despedida de soltera ko bago ako ikasal, lahat ng mga kasambahay, lahat ng mga hardinero, driver, mga tagaluto, nasa isang lugar.
Nakikisayaw sila sa tugtog na naririnig nila mula doon sa main house. May lumang salamin, may lumabas na babae. Tataka sila, lahat sila nakita nila kasi nagisingan sila. Uy, tignan mo ito, may babae sa salamin. At pagkatapos ng 15 minuto, bigla na lang itong naglaho na parang bula. Hanggang sa pagkatapos ng 15 minutes na nandun yung babae, tininampan na, may projector ba dito? Meron ba ditong... Tinanong nila, anong ginagawa mo dyan? Tumingin lang daw ang babae sa kanila at biglang naglaho. Kinabukasan, doon na namin nalaman na ang babaeng aming nakita ay ang babae sa lumang painting na nakasabit sa bahay. Doon kasi sa main house may mga lumang mga larawan, mga painting. Painting lang talaga, binili lang nung may-ari. At ang sabi nila, ang babaeng lumabas doon sa salamin sa baba ay yung nasa painting doon sa main house. Sa bawat kilabot, sa bawat kaba, iba't iba man ang ating mga kutob sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata, kailangan nating tanggapin na may mga nilalang pa rin na talagang gumagala sa mundo ng mga buhay na tao at hindi ligtas dito kahit na mga kilalang personalidad. Pero pag ikaw nakakaramdam, anong unang pumapasok sa isipan mo? Ikaw ba'y nagdadasal? Kinakausap mo? Takot? Ano yung pumapasok? I think first of all, we have to acknowledge the fact that they exist. Iba-iba ang mga, kumbaga, pagkasensitibo ng tao. May nakakakita, pero hindi nakakarinig. May nakakarinig, pero hindi nakakakita. Kita. May nakakaramdam, pero hindi nakakakita. Isa sa pinakapaboritong puntahan ng mga Pilipino, di ba ang mga horror house? Para makakita ng mga multo kahit na hindi totoo. Pero sa isang horror house sa bayan ng San Rafael sa Bulacan, ang mga nananakot, ang mismong mga natatakot. Dahil mga totoong multo daw ang sa kanila ay nagpapakita. Ano nga bang misteryo ang bumabalot dito sa masamang kutob sa horror pasyalan? Bahagi na ng makasaysayang bayan ng San Rafael sa Bulacan ang mga kwento ng kababalaghan, misteryo at hiwaga. Nakatindig pa rin ang lumang simbahan na hugis kabaong, pinaniniwala ang kanlungan ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya hindi na bago sa mga taga rito ang mga makapanindig balahibong karanasan ng kababalaghan sa kanilang bayan. Magkagayon man, tuwing sasapit ang pista ng mga patay, kaugalian na dito ang magkaroon ng mga horror house. Ang iba't ibang pasyalan na nag-aalok ng kakaibang atraksyon ng katatakutan. Sa loob ng 7 taon, ang Malikmata Horror House ang isa sa pinakapaborito at pinakapopular na bahay kababalaghan sa kanilang lugar. Napatuloy nagbibigay kakaibang karanasan sa mga mahihilig sa paranormal. Makapigil hiningang kaba, nakapanghihilakbot na kutob at hindi maipaliwanag na kilabot ang sinisigurado nilang mararamdaman ng mga parokyano nila sa kanilang panggabing palabas. Ito ay matatagpuan sa mismong pampublikong sementeryo sa San Rafael. Naisipan po namin magtayo ng ganitong horror house dahil kayo pong magkakaibigan ay mahilig sa thrill and excitement. So napag-isipan po namin na magbuo ng sariling naming horror house dito po sa aming bayan ng San Rafael. Dati lang po akong tauhan na naisipan din po namin na bakit hindi kami magtayo kung kaya naman namin gawin. Naging traditional po namin itong horror house na to dito sa San Rafael dahil ito po ay kultura na namin. Pinananatili po namin na maging maayos at palagi po may horror house na tinatayo. Bawat gabi, mahabang pila ng mga tao ang nagtitiyagang makapasok para makakita ng mga peking multo. Ngayong taon,
morgue ang tema ng kanilang palabas na patok sa mga kabataan at maging sa mga nakatatanda. Sa gabi-gabing paghahasik ng lagim ng mga nananakot sa horror house na ito, hindi nakapagtataka na hanggang Maynila bukang bibig ang kanilang paraan ng pananakot. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, sa bawat kaba, kutob at kilabot na kanilang ipinararana sa kanilang mga customer, ang mismong mga may-ari at mga nanakot din pala ay balot din ng tao. Isa si Eds, sa kasosyo sa horror house na ito. Guys, pasok tayo itong konti para dire-dire. Siya ang toka sa kaligtasan ng mga nagpupunta. Dami mo ito, di ba? Pero ang gagaling nila, di ba? Pero isang gabi, kagibal-gimbal na pangyayari ang kanyang nasaksihan. Isang customer sa kanilang pasyalan ang bigla daw sinaniban. Meron! 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 Dre? Tulong! Ano nangyari dito? Ano nangyari sa'yo, Dre? Isa ako sa mga manager dito. Alam niyo po, isang beses nag-operate po kami. Meron pong hinimatay na lalaki. Ako po ay buhay na saksi na nakita ko po na siya'y sumisigaw, umiiyak, at kung ano-ano kanyang sinasabi, hindi po namin maintindihan. Huwag na kaya kayo! Dre, okay ka lang? Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Dre, okay ka lang! Ang analysis, lumayas! Huwag na kaya kayo! Papatayin ko kayo! Umayos ka ang demonyo ka sa katawan niya! Nung siya po ay nahimasmasan, tinanong po namin kung anong nangyayari sa kanya. Nagagalit po yung isang lalaki sa kanya at sinaniban daw po siya. Ano nangyayari sa akin? Sinapihan ka naman sa mga espiritu. Ha? Bigla ka kasi nawalan ng malay at bumagsak na. Isang galit na kaluluwa ng isang lalaki daw ang biglang tumambad sa likuran ng sinapian. Hindi rin mawala-wala sa isip ni Ian Gonzalez na isa sa may-ari ang kanyang nakapanginginig na karanasan sa kanilang horror house. Habang naglilinis siya ng kabaong na props nila, kakaibang pagpaparamdam daw ng isang kaluluwa ang kanyang naranasan. Pinaka hindi ko po makakalimutan na experience dito sa aming horror house ay pagtapos na ang aming palabas at wala nang mga tao ay isang bata na umiiyak. Ang nakakamdaman ko po ay kinikilabutan ako at parang mayroon pong nagmamasid na hindi ko po nakikita. Sobrang takot ang kanyang naramdaman sa mga sumunod na pangyayari. Nagpapatay-sindi ang mga ilaw at biglang lumakas ang presensya ng umano'y espiritong nagpaparamdam. Boy, iba pakiramdam ko dito, boy. Pwede bang bukas na natin tapusan? Ito na! Hindi naman sukat akalain ni Jack na siya rin makakakita ng kakatuwang pangitain sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuan. Aminado si Jack, hindi siya matatakutin. Pero ibang usapan na daw pala kapag mismong ang kaluluwa ng isang bata na ang gustong makipaglaro sa kanya. Dinala ni Jack ang Rated Corina team sa mismong lugar na pinagpakitaan umano ng batang lalaki na naglalaro ng bola. At habang sa gitna ng pagsushoot, ang aming cameraman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagluko ang aming camera. Oh, wala. I-on ko yung camera. Yan lang ang lumalabas. Pero dapat may video na yan. Wala lang ang makita. Ngayon na ito, ngayon na. Magro-roll na ako. Ilang saglit pa,
sa pakiusap sa bata. Baby boy, pagganin mo na kami, oh. Biglang gumana ulit ang aming camera. Oh, sa viewfinder. O yun, nagkaroon. Dito po mismo, sa kwartong ito, nakita ko. At dito po ako nakapwesto. Pagtapat po sa akin ng mga customer namin, wala na po yung batang may bola. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Sa loob ng 5 oras araw-araw na pagbubukas ng horror house na ito, mula alas 7 hanggang alas 12 ng hating gabi, iba't ibang insidente na rin ang pagpapakita at pagpaparamdam ang nararanasan ng ilang mga parokyano nila. Tulad na lang ng magkumaring sina Nanay Aga at Aling Marlene na sinubukang pasukin ang bahay kababalaghan para mag-enjoy at maranasan ang pinag-uusapang horror house. Pero imbis na masiyahan, grabing takot pala ang kanilang mararamdaman. Ano ba yan, Ma? Hey! Naku po! Dahil sa pagpapakita ng isang lalaking putol daw ang mga braso at kamay. Nasa kalagitnaan na kami ng loob ng horror house na to, bigla kaming nakakita ng putol na kamay na may balahibo. Kaya ako kinilabutan. Akala namin, hindi kami makakalabas ng talagang umiiyak kami ni Mare. Hindi po namin akalain na may bubulaga sa amin. Nalaman namin na hindi naman pala kasama sa mga multo yung putol na kamay na yun. E muntik na po ako talagang himatayin. Inagapang ko lang po ang kumari ko, kaya kami nakalabas ng malwalhati. Sa bawat panggugulat at pananakot sa loob ng mga talents, kung minsan naguguluhan na rin daw sila kung ang mismo ba nilang kasama ay tunay na tao o isa na palang totoong multo. Si Ira, isang gumaganap na black lady. Ay, ang hirap naman kumita ng pera. Ang nakainkwentro ng totoo daw na white lady. Bago pa man daw magsimula ang palabas noon, naisipan niya munang magpahinga sa loob at nahiga pa nga sa kama. At habang nagpopondo ng lakas, isang iyak daw ang kanyang narinig malapit sa kanyang hinigaang kama. Uy, pero dyan ka pala, hindi mo sinasabi. Dyan ka pala, nagulat po ako kasi may babaeng umiiyak. Wala naman po kaming ganong kasama. At nagulat po ako nung tumitig siya sa akin. Bumili pa nga po ako kasi po ang galing-galing po niya mag-makeup. Kasi sa mga normal po naming makeup, hindi po talaga kami ganon. Nagulat po ako kasi first time ko po nakakita na ganong nag-makeup sa amin. Tsaka po talagang nakakatindig balahibo kasi po totoo po pala talagang may multo dito sa horror house. Hindi maigalaw ni Ira ang sarili sa naranasang kababalaghan. At hanggang ngayon, ilag siyang maiwang mag-isa sa loob ng horror house. Hindi multo o espiritu, kundi maligno. At baka pa nga daw isang demonyo ang nagpakita naman sa operator na si Jeff. Hi guys! Sa kalagitnaan kasi ng gabi, lalo na kapag maraming tao, si Jeff ang rumoronda sa bawat istasyon ng mga talent para siguraduhin na kapag water break na ang mga ito. Pero hindi inakala ng binata na ibang talent ang kanyang makakausap at makikita. Pag po maraming tao, pumupunta pa ako dito. Sinisilip ko po yung mga talent namin. Kung nakapagkape na po ba, wala kayo ng tubig. Kasi po, puyatan. Then po, pagpunta ko po dito, akala ko po, wala na pong tao. Then po, nung pagtingin ko po, meron po akong nakita. Then nung humarap po sa akin, nakita ko po, hindi po multo. O maligno. Siya po, demonyo. Nakita ko. Grabe, takot ko. Tumakbo po ako. Ang kababalaghang nararanasan sa horror pasyalang ito ay posible talagang mangyari.
Ayon sa isang kilalang paranormal expert na si Tony Suvega, maraming dahilan daw kung bakit nagpapakita ang mga ganitong elemento o nilalang kahit pa sabihin maraming tao. Nakaka-attract yung mga costume nila. So, ano yan eh, enjoy tayo mga buhay. Well, sila rin nag-i-enjoy sila. Lalo na tigit sa lahat, nakita nila yung tawag sa English eh, depiction nila. Gusto nila yun. Miserable yung lugar nila eh. Miserable yung kalagayan nila. So parang ikinatutuwa nila yun. Ah, nag-i-enjoy sila ha. Oh, ganun ang ano sa mga namatay. Iba't iba daw ang klase ng mga multo sa paligid. May naghahanap ng katarungan. May nakikipaglaro. May nananakot. At ang iba posibleng sinaniba na rin ang mga kampo ng dilim. Pinaka-piligroso yung galit. At saka meron siyang tinatawag na vendetta o bengansa. Galit siya sa isang tao, gusto niyang patayin. Eh, lalo na kung yun eh, kamukha nung nagagalit siya sa taong yun. Pagkahawig nyo, malamang merong pagsanib na gagawin. Pinaka-piligroso yun dahil pwede niya kasing patayin ang nasabing tao. At parusahan. Paalala ni Mang Tony, hindi masama ang mag-enjoy. Pero dapat daw may limitasyon rin. Tandaang may ibang mga elemento, espiritu at mga nilalang na nasa kabilang buhay ang maaari pala nating magambala. Kaya paalala ni Mang Tony, dasal pa rin ang pananggalang sa ganitong mga klase ng kababalaghan. Hindi komot na sa simenteryo tayo, eh may multo doon. Hindi yun totoo. Pero hindi rin totoo yung pag may simenteryo, may maligno o may demonyo. Ang totoo niya, sa eskwelahan nga nandun ang mga demonyo eh. Wala sa simenteryo. Pero mayroong simenteryo na napakataas yung tinatawag namin na enerhiya ng kamatayan. At doon nga sila nagpupunta. Paglilinaw naman ng pamunuan ng Malikmata Horror House, wala silang nilalabag na bata sa loob ng sementeryo. Walang puntod ang nasisira o naapektuhan sa pagtatayo ng kanilang horror pasyalan. Pero nangako silang kasama ang kanilang grupo na magdadasal para sa mga kaluluwang tila hindi matahimik. Ang pagpapakita po at pagpaparamdam siguro po ng mga multo at kaluluwang ligaw ay upang mapaalala po sa ating mga tao na kailangan din po natin silang alalahanin at ipagdasal. Ngayong araw ng mga patay, higit sa personal na kaligayahan at selebrasyon, ang araw na ito ay para sa kanilang lahat na mga yumao at nawala na sa mundo. Kaya magbigay ng oras at dasal dahil ito pa rin ang higit nilang kailangan para ang kanilang kaluluwa ay manahimik at hindi na maghasik ng takot at kababalaghan. Mga makapanindig balahibong, mga nilalang, pangitaing hindi arok ng ating kaalaman o kamalayan at pagpaparamdam ng mga kaluluwang ligaw, lahat ng yan ay galing daw sa isang portal o lagusan na matatagpuan sa isang bakuran sa probinsya ng Negros Occidental. Mga maligno, engkanto, multo, pati na mga demonyo. Isa-isa na silang magpapakita dahil bukas na ang salagusan ng kababalaghan. Bacolod, isang maunlad at modernong lungsod. City of Smiles din kung ituring. Puno ng sigla at ingay lalo na tuwing sumasapit ang sikat nilang Mascara Festival. Pero sa likod ng makulay at magarbong selebrasyon, nakakubli pala ang ilang mga kwento ng misteryo at hiwaga. Mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng kasaysayan at maging ng siyensya.
Sa lumang probinsya ng Negros Occidental ay patuloy pa rin umiiral umano ang kababalaghan sa ilang lugar na pinamumugaran ng mga espiritu at elemento. Isa na rito ang isang bahay sa Barangay Villamonte sa Bacolod City, kung saan nararanasan mismo ang mga makapanindig balahibong mga pangyayari ng may-ari. Si Allen, ang tanging tagapagmana ng matandang bahay ng pamilya Graho. Dekada 60 nang ipatayo ito ng kanyang ama sa lugar na dati isang malawak na hasyenda dito sa Bacolod na ngayon ay ginawa ng subdivision. 1970 nang ipanganak si Allen. Makalipas ang 2 taon ng paglipat ng pamilya nila sa Bacolod mula sa Iloilo. 52 taong gulang na si Allen ngayon. Pero sariwa pa sa kanyang alaala ang nakagisnang mga kwento ng kababalaghan sa kanilang tahanan. Dahil siya mismo nararanasan ng mga nakakakilabot na pangitain. Mula pa po noong 1960, sabi niyo mga 1968, ano? Nung pumunta kayo dito, nakakaramdam na kayo. Sa likod namin yung bahay, mayroong white lady na nagapasok. At saka paminsan-minsan, yung pag ng buwan, yung parang full moon, may mga aso na tumakahon. Parang kinakabahan kami. Ngayon, last month lang, naramdaman ko na parang sa sliding door namin, pag nagamon ng yung malakas na hangin, nagapasing sa aming sliding door. Hindi ko lang pinansin. Maging ang ibang tao raw ay nakaranas din ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang bahay. May kaibigan ako na pinatira ko sa likod. Pag nagiga siya, sinasakal siya ng kamay. Tapos tinignan namin sa labas, wala man, kamay lang. Ganun lang talaga ang makikita mo. Parang para sa amin, ano ba ito? Ang pinsan ni Allen na si Dirk ay may madilim ding eksperyensya sa kanilang bahay noong siya ay naninirahan dito. Noong nanood ako ng TV, tapos yung mga 11 na, nahiga ako sa salas, sa supa. Kasi parang natakot na rin ako lang mag-isa sa bahay. Tapos pang nung nakaganyan ako, nang tumingin ako, yung shadow talaga nakaganyan sa akin. Tapos walang mukha, shadow lang talaga. Pero totoo talaga, pag lingon ko na ako ng mata ko, wala na. Pero hindi lang dito natapos ang pakikipaglaro ng mga maligno kay Dirk. Yung nag-iugas ako ng pinggan, may dumaan sa dito ko, sa left side. Shadow na manipis, na maitim, pero hindi ko makita yung mukha. Tapos yung na-stop ako ng hugas, pinuntahan ko talaga yung kung sino yung ano. Saan? May pumasok ba sa inyo sa CR? Wala naman ah. Wala? May CR ka ba? Hindi naman. Bakit? Dahil sa paulit-ulit na panggagambala ng mga maligno kay Dirk, hindi nagtagal, nakasanayan na lang niya ang mga pangitain sa bahay. Ang pinsan din ni Allen na si Gio ay makapanindig balahibo rin ang naranasan sa bahay nang dumating ito sa kalaliman ng gabi. Noona, pag tingin ko doon, akala ko sinampay lang na inano ng hangin. Then pagtingin ko, damit siya na pangkatal. Tapos tinignan ko agad yung mukha, kung ano yung magiging mukha. Pagtingin ko walang mukha, tapos wala siyang ulo. Hindi ko ma-explain yung feeling, parang tumayo yung balahibo ko dito sa leeg. Pero alam ko doon sa bahay namin, lalo na sa may grotto. Mula nung ginawa yung grotto na yun, marami nang nagpaparamdam talaga sa bahay na yun. Isang gabi, nakitulog ang nanay ni Gio na si Aling Ivan sa bahay ng mga Graho. Nang tabihan daw siya ng isang engkanto. E di natutulog na si mama noon. Nung mga time na yon, hindi niya akalain na may kasama pala siya doon sa kwarto. Tapos napasigaw siya. Niyakap. Tapos nang nakita niya yung kamay, mabalahibo tsaka kulay itim. Anong
nga bang hiwaga mayroon ang tahanan ng mga graho dito sa Bacolod at pinamumugaran umano ng mga espiritu't elemento? At parang sa tinagal-tagal ng panahon ay ayaw pa ring magsialis. Malalaman natin ang buong kwentong yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Mula nang maipatayo ang bahay ng mga graho dito sa Bacolod, ay hindi na natigil ang pagpaparamdam ng mga espiritu at elemento at mga pinaniniwalaang demonyo. Magpahanggang ngayon, patuloy ang kanilang panggagambala sa mga nakatira dito at maging sa mga kapitbahay. Kung pagmamasdan ang lugar na ito, hindi mo masasabing balot ng kababalaghan o di kaya yung mga makamalindig balahibong mga kwento ang bahay. Ngunit ang mga residente mismo dito sa Barangay Villamonte sa Bacolod ang nagsasabing sila mismo umiiwas na mapadaan o mapalingon man lamang sa bahay dahil dito daw nanggagaling ang iba't ibang mga kwento o mga elemento na hindi maipaliwanag mula sa kakaibang mundo. Noong kumukuha ng video ang Rated Corina team sa paligid ng bahay, nakilala namin si Relyn Joy Gumban. Aminado siyang mayroon daw siyang third eye. Kaya nakakakita daw siya ng mga multo't elemento. Natatakot daw siyang pumasok sa bahay ng mga graho dahil nararamdaman niya ang bigat ng mga negatibong enerhiya sa lugar. Pero pinagbigyan naman niya kami nung niyaya namin siyang pumasok. Habang naglalakad siya sa likuran ng bahay, bigla na lang napaatras si Relyn. Kaya pala, may nakikita daw siyang nakasilip sa bintana. Nakatingin sa atin, parang galit. Pero sumilip lang siya. Ganun lang po. Ano tsura niya? Matanda, na puti yung buhok. Parang galit siya na nandito tayo. Pero isang silip lang naman, gumanon lang siya. Tapos umalis na. Kasi sa patuloy naming pagkuha ng video sa likod ng bahay, ito ang tumambad sa screen ng video camera. Isang tila anino sa salamin ng bintana ng bahay. Dahil nga sa mga hindi maipaliwanag na mga pangitain sa tahanan ng mga graho, may mga nagsasabing ito raw ay portal o parang pintuan, parang lagusan ng mga espiritu at elemento maging mga kaluluwa ng mga yumao na. Ano naman ang opinion ninyo doon sa sinasabi na maaring ito'y parang lagusan, parang portal? Sabi nila parang may pintu, parang pintuan na hindi mo nakikita sa pagitan ng mundo natin at mundo ng mga elemento. Ang ginawa namin, ma'am, pinablessingan namin. Sang nakita ko, parang doon nag-believe na ako na ganun pala yung ang mundo natin, dalawa. Parang may elemento na bad spirit at good spirit. Ayon pa kay Allen, maaaring naaakit ang mga espiritu sa mga kagamitan sa kanilang bahay. Kasi yung father ko, medyo mahilig sa mga luma. Yung mga gamit namin, ma'am, maluma eh. Baka yung mga engkanto, yung hinahanap yung mga luma. May luma kaming stereo, yung mga 1960s pa na gamit nandoon. Ina-stock lang namin. May paliwanag naman ng paranormal expert na si Teofilus tungkol sa mga pangitain sa bahay ng mga graho. It's mainly because of negativities. Usually, lalo na kapag may mga away-away sa pamilya, o walang away, broken family, or sabihin natin hindi laging kumpleto sa bahay, laging walang tao, hindi sabay kumain, walang tayong mag-usap-usap, walang tayong mag-banding, walang tayong mag-pray, and walang tayong magsimba.
So ito yung mga nakaka-attract ng negativities. Pwede nating i-connect doon. Kung totoo yung first, second, third, kasi ang nabanggit sa Bible is parang hanggang seventh heaven, ang mga spiritista, yan yung mga occultism na nagpa-practice nito, naniniwala naman sila sa maraming dimension. At para daw matahimik at mapaalis ang mga espiritu at elemento, ito ang kanilang dapat gawin. Unang-una talaga, ang pinaka dapat binibigyan natin ng solidification, hindi lang sa family bonding, is yung ating spiritual relationship sa ating Diyos. Iba't iba man ang ating relihiyon, kung meron tayong divine na parang sandalan, nagbibigay sa atin yun ng faith eh. Na kapag meron kang parang somehow, parang merong isang nabubuhay na nagpo-protect sa'yo, mawawala yung takot mo. Giit naman ang pamilya Graho dahil sa matagal na panahon na nilang nakakasama sa bahay, ang mga nagpaparamdam na mga elemento. Tanggap na nilang parte ang mga ito ng kanilang pamilya. Matagal lang nangyayari talaga dito sa bahay ninyo. Pero hindi pa rin kayo umaalis. Kasi mahal namin yung bahay. Ayun. Parang may ganun ano, na kapag ikaw ang may-ari ng lugar, kayong umalis, hindi kami. Sabihin mang nasa kanilang tahanan ng isang portal o lagusan ng mga kababalaghan. Para sa pamilya Graho, ito ang santuwaryo ng kanilang pamilya. Ang masasayang mga alaala at nabuong mga pangarap na hindi kailanman pwedeng mabura ng anumang mga paniniwala. Kaya hindi mga negatibong enerhiya o di kaya'y masasamang elemento ang basta na lamang sisira ng kanilang mga alaalang ito, ang kwento ng kanilang pamilya. Dahil mas malakas pa rin ang kanilang pananalig sa poong may kapal at pagmamahalan ng magkakapamilya. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Natatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.